For the last 2 weeks, na-explain ko na ang two lowest Kaiser plans, which is K45 and K50. Kung di mo pa napapanood yon, pwede mong panoorin sa channel ko. Dahil today, gusto kong i-share sa'yo ang K60 Kaiser plan, which is ito yung minimum plan ng Ultimate Kaiser Health Builder para sa edad 41 to 50 years old. Kung gusto mo malaman how it works, panoorin mo to hanggang dulo. Bago ka dito sa channel ko, ako nga po pala si Nel Sembrano, dating accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving, investing, and earning tips. Kaya kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to hit the subscribe button at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron po akong new video and live broadcast. Pwede mo rin i-visit ang website ko at www.nelsembrano.com for more free resources. By the way, kung gusto mo malaman bakit ito ang una kong sinimula na investment program for my retirement, panoorin mo yung full video ko about it na Kaiser 3-in-1 Investment. Ilalagay ko yung link sa description box below or pwede mo rin i-click yung link sa taas nitong video. Kaiser Long-Term Healthcare is a 3-in-1 financial solution. Meron itong healthcare, insurance, and investment. Sinolusyonan nito ang dalawang what-ifs natin sa buhay. Una, what if we die early? Meron itong life insurance. Pangalawa, what if we live longer? Meron itong healthcare and investment na magagamit natin during retirement years. Ang Ultimate Kaiser Health Builder ay 20-year investment program. Ibig sabihin nito, 7 years ka lang magbabayad at 13 years ang waiting period, kaya total of 20 years. Again, 7 years ka lang na maghuhulog dito pero ang maturity is on the 20th year. Ibig sabihin ng maturity, good as cash na ang investment mo sa Kaiser. Pero depende sa iyo kung gusto mo magstay lang yung pera mo sa Kaiser on maturity or i-withdraw mo partially or i-withdraw mo na lahat. Syempre, pag nag-decide kang i-withdraw lahat ng pera mo sa Kaiser, di mo na rin syempre magagamit ang healthcare benefits mo kasi wala ka ng pondo sa Kaiser. Marami kang pagpipilian na Kaiser plan. K45 ang lowest plan at K50 ang second lowest plan. Na pwede both plan sa edad 10 years old hanggang 40 years old. Kung edad mo ay between 41 to 50 years old ngayon, K60 ang lowest plan sa'yo. Yan ang pag-uusapan natin in this video. Kung edad mo naman is between 51 to 60 years old, K75 naman ang lowest plan para sa'yo. Abangan mo ang video ko about it. Balik tayo sa K60 plan. Your question is, magkano ito? Kung gusto mo mag-monthly ka ng bayad, 3,529 pesos ang monthly premium. Kung quarterly naman ang gusto mo, meaning every 3 months ang hulog mo, 10,235 pesos ang quarterly premium mo. Kung semi-annual naman ang mode of payment na gusto mo, 19,058 pesos ang semi-annual premium mo. Kung gusto mo naman yearly ka maghuhulog, 35,293 pesos ang annual premium mo. Meron din ibang gustong isahang bayad na lang o spot cash na tinatawag. Babayaran mo na yung buong 7 years. 221,520 pesos naman ang premium na kailangan mong bayaran. Ano nga ba ang difference kung mag-annual ka instead na monthly? Mapapansin mo na parang 10 buwan lang ng 3,529 pesos ang binayad mo kung annual ang mode of payment mo. Naka-discount ka ng 2 months, di ba? Kung semi-annual naman, naka-discount ka ng 1 month. Kung quarterly naman, naka-discount ka ng kalahating buwan ng monthly premium. At kung mag-spot cash ka, makaka-discount ka na parang 25% ang total premium ng monthly premium at 10% naman ang total premium ng annual premium. Kung meron ka naman budget para mag-spot cash ka, go! Wala ka nang iisipin na kailangan mong bayaran sa mga susunod na taon. Tapos, meron po pala tayong 500 pesos policy fee every year. So, yung initial payment mo sa Kaiser, whether monthly, quarterly, semi-annual, or annual, plus 500 pesos po yun. Pag spot cash naman, plus 3,500 pesos po yun kasi yung buong 7 years na policy fee, yung babayaran mo na. Ang contract price ng K60 plan is 247,050 pesos. Times mo lang yung annual premium sa 7 years. Yan yung contract price. Tara, isa-isayin na natin mga benefits mo. Unahin muna natin yung benefits mo during 7 years na nagbabayad ka ng Kaiser mo. Kapag nakabayad ka na ng 1 year of premium sa Kaiser, libre na ang annual physical examination. Ito yung basic 5. Physical examination, chest x-ray, stool examination, routine analysis, complete blood count sa accredited clinics ng Kaiser.
Meron ka ring free dental benefits like dental checkups, simple tooth extraction, cleaning, once a year and normal case lang ha. Re-cementation ng jacket and minor adjustment ang denture sa mga accredited dental clinics ng Kaiser. Meron ka ring hospitalization benefit na 50,000 pesos annual benefit limit for 7 years. Covered nito ang accredited physician's fee, operating room, hospital intensive care, room and board na 800 pesos per day. Kung kailangan ma-admit o ma-confine sa hospital, 50,000 pesos ang health benefit limit mo. Kapag lumagpas dyan ang billing mo sa hospital, isho-shoulder mo ang excess. Of course, mag-a-apply muna ang portion ng PhilHealth bago ang Kaiser benefit mo. Tandaan mo rin na kapag nagamit mo itong annual benefit limit for 7 years, kahit isang taon lang, mawawala yung long-term care bonus or return of premium na 210 pesos or 85% ang contract price on the 20th year. Kaya better if you have short-term healthcare na magagamit kasi ito ay nakalaan sana for your retirement. Habang nagbabayad ka rin kahit wala pang isang taong ka nakakabayad, covered ka ng term life insurance na 270,000 pesos due to natural death. Kung ang cost ng death naman ay dahil sa accident, covered ka ng another 270,000 pesos kaya total na 540,000 pesos ang life insurance na matatanggap ng beneficiary mo. Meron pala tayong 2 years na contestability period. Anong ibig sabihin nito? Let's say, ang cost ng death mo ay dahil sa sakit at nangyari ang death within 2 years. May karapatan si Kaiser na i-check kung yung sakit na yon ay existing na bago ka pa kumuha ng Kaiser. Posible na di ma-approve ang insurance claim mo pag ganun. Pero pag lagpas na ng 2 years ang death due to sickness, it means lang na yung sakit ay lumabas after kumuha ng Kaiser. Valid ang cause ng death at makiklaim ng beneficiary mo ang term life insurance. Kung habang nagbabayad ka naman and on the 3rd year, bumalik ka na kay Lord, merong waiver of installment. Ibig sabihin nito, di na kailangan bayaran pa ng beneficiary mo yung remaining 4 years na di mo pa nahuhulugan. Kahit nga 2 months ka pala nakakabayad at valid naman ang cost ng death mo, consider as fully paid na ang plan mo. Tapos, matatransfer pa ang Kaiser plan mo sa beneficiary mo, but they still need to wait na mag-mature ang Kaiser mo. Kung di ka naman namatay pero permanently disabled ka na, syempre, hindi mo na kaya magtrabaho at wala ka ng source of income. Meron ding waiver of installment due to disability. Hindi mo na kailangan hulugan pa ang natitirang months or years na hindi mo pa nahuhulugan unless capable ka ng magtrabaho. Hindi po muna covered ang pre-existing illness or condition during 7 years na nagbabayad ka. Pre-existing illnesses ay ang mga sakit na meron ka na bago ka pa mag-apply at kumuha ng Kaiser. Pati outpatient services or consultation ay di po muna covered habang nagbabayad ka ng 7 years. Di pa muna rin covered ang dreaded diseases and maternity benefits. To access yung mga benefits mo during 7 years, meron tayong online policy management system na mag-guide sa'yo kung paano. Nandun ang benefit card na madadownload mo para ma-avail ang EPE, dental benefits, and hospitalization during 7 years. Meron din dong schedule of benefits. Makikita mo din doon ang listahan ng accredited hospitals and clinics. Pati lahat ng payments mo for 7 years, meron kang monitoring doon. Madadownload mo din doon ang contract of agreement at policy mo. Meron akong separate video paano mo gagamitin ang OPMS mo. Kapag tapos na ang 7 years sa pagbabayad mo, after few months, makakatanggap ka ng Certificate of Full Payment at Visa Card tulad nitong sa akin. Bali, ang una mo matatanggap sa mailing address mo ay yung Certificate of Full Payment. Tapos, merong kasamang form doon na need mong i-fill out to apply for the Visa Card. Kapag na-email mo yung filled out form sa Kaiser, ipaprocess na nila ang Visa Card at ipapadala ulit sa mailing address mo. Siyempre, ang tanong mo ngayon, meron ka pa bang benefits during 13 years na waiting period? From 8th year to 20th year? Oo naman, meron. Covered ka pa rin ng term life insurance sa 270,000 pesos at additional 270,000 pesos kung due to accidental death. So total na 540,000 pesos insurance kung ang cost ng death is accident. Libre pa rin ba ang APE at dental benefits? Hindi na po. Anong meron ka na lang? Meron kang annual health benefit limit na magagamit every year for outpatient and inpatient services, APE, dental services, and maternity. Magkano na yung annual benefit limit mo every year? Hindi ko po masasabi sa iyo yung exact amount ng limit mo every year since nakadepende na ito sa 10% accumulated yearly health benefit at accumulated yearly health bonus. Yung 10% yearly health benefit is based on 60,000 pesos which is 6,000 pesos every year. Pero let's say di mo nagamit ito ng 8th year. Magko-compound ito sa 9th year and so on.
Based on history ng company or ng Kaiser, na ibibigay naman po ang 10%. Yung yearly health bonus ay nakadepende na sa takbo ng economy natin. Naka-invest kasi ang pera natin sa Kaiser sa mutual fund like equity, balance, and bond fund, real estate, banks, and yung iba cash. Second year pa lang, habang nagbabayad ka, kumikita na yung investment natin sa Kaiser. Pero yung accumulated dividends will be reflected lang sa health benefit limit natin on the 8th year. Hindi ko mapapakita sa'yo yung exact amount ng yearly health bonus kasi nga depende yun sa market. Pero sure na merong additional yearly health bonus basta hindi bababa ng 7% ang Kaiser's investment annual earnings. Bali yung total yearly health benefits and yearly health bonus ang basehan ng benefit limit na magagamit mo kung sakaling magpapacheck up ka or ma-hospital ka. Pero take note na kapag di mo ito nagagamit, kumikita pa ito lalo na siguradong hindi bababa sa 3% annually. Posible din na mas mataas sa 3% kung maganda ang ekonomiya natin. Kaya mas maganda kung may short-term healthcare ka para itong Kaiser mo ay nakalaan talaga pag-retire mo. Covered na pala dito ang inpatient and outpatient services, maternity benefits, pre-existing illness or condition, and dreaded diseases. Let's say nag-mature na ang Kaiser plan mo at di mo nagamit ang annual benefit limit mo during 7 years na nagbabayad ka. At di mo rin nagamit yung any health benefit limit mo during 13 years of extended period or waiting period. Magkano at ano-ano mga benefits mo on the 20th year and onwards. Una, yung life insurance is until 20th year lang po. Kaya di na tayo covered ng life insurance kapag nag-mature na ang Kaiser plan natin. Pero don't worry, good as cash na ang Kaiser investment natin. So if something na may nangyari sa atin after 20 years, yung fund ng Kaiser mo ay pwedeng maiwan sa beneficiary mo. Ano na matatanggap mo on the 20th year? Guaranteed na meron kang 60,000 pesos na long-term care benefit on the 20th year. Kung di mo nagamit ang annual benefit limit mo na 50,000 every year for 7 years, meron kang guaranteed na long-term care bonus na 210,000 pesos. Kung di mo nagamit ang health benefit limit mo from 8th year to 20th year, ang projected unused accumulated yearly health benefits na matatanggap mo is 161,850 pesos. Tapos, ang projected unused accumulated additional yearly health bonus is aabot ng 267,851 pesos. Licensed actuarial na po ang nag-compute nito, kaya huwag nyo na po akong tanungin kung saan ito galing. Yung computation po nila is based on conditions na sinabi ko kanina. So, ang total projected unused accumulated health benefits is posibleng aabot ng 489,701 pesos. Kaya ang total investment na pwede mong matanggap on 20th year is aabot ng almost 700,000 pesos or 699,701 pesos. Good as cash na po ito. May option kang i-full withdrawal pero terminated na rin po ang mga benefits mo. Pwede mong stay lang money mo sa Kaiser para may fund ka magagamit kung magkasakit ka, like gusto mong magpa-check up, gusto mong magpa-APE, then patuloy pa rin na kumikita ang natitira mong fund at 10% per year. Pwede ka rin mag-withdraw yearly ng certain amount, pwede ka rin 50% ang investment mo, i-withdraw mo, then stay mo lang ang 50% para patuloy pa rin itong kumikita at 10% per year. Basta kung di mo i-withdraw lahat ng fund mo sa Kaiser, kumikita yung natitira mo pang fund at 10% annually. Ang kagandahan nito, on the 20th year and onwards, covered na lahat. Inpatient services or hospitalization or confinement. Outpatient services, libre pa ang consultation kung sa Kaiser Medical Center. Pre-existing illnesses, APE through Kaiser Medical Center. Dental services, pati maternity benefits. Lahat ng cost nito ay babawas lang sa fund mo sa Kaiser. May access ka pa rin sa accredited hospitals and clinics as long as may fund ka sa Kaiser. Ibig sabihin nito, covered ka lifetime as long as may fund ka sa Kaiser mo. Halimbawa, 30 years old ka kumuha ng K60 plan at di mo winidraw ang investment mo sa Kaiser kasi 50 years old ka pa lang upon maturity at meron ka pang short-term healthcare that time. Yung projected value ng K60 plan mo at age 60 is pwedeng umabot ng 1,814,844 pesos with long-term care bonus na yan ha. Pag edad 65 mo naman, pwedeng umabot ang projected value ng K60 plan mo ng 2,922,825 pesos, assuming with long-term care bonus yan.
Gusto mong malaman projected value based on your age now? Pwede ka mag-request ng details and computation sa akin. Check mo yung link sa description box or sa comment below. Take note ha na ang K60 ay pwede lang sa edad 10 years old hanggang 50 years old. Pero hindi ibig sabihin, di ka na pwedeng kumuha ng mas mataas na plan tulad ng K75 or K100 or mas mataas pa na plan. Pwede mo yung kunin. Kung ang edad mo po ay between 51 to 60 years old, abangan mo yung next video ko about K75 Kaiser plan kasi ito po yung minimum plan for you. By the way, kung meron nag-share sa'yo ng video ko na to, balikan mo po siya para sa iba mo pang mga tanong. Pero kung nakita mo lang itong video ko na to sa akin at gusto mong malaman yung benefits and computation, pwede ka mag-request sa akin ng libreng quote para mabigyan po kita ng details. Ilalagay ko yung link sa description box and comment below kasi may mga information po ako na kailangan para mabigyan kita ng reliable na computation. Pero kung gusto mo na mag-start at mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare dahil malinaw na sa'yo at desidido ka ng kumuha, ilalagay ko yung DIY application link sa comment below or sa description box. Kasama na rin yung video guide kung paano ka mag-a-apply using my link. Basta kung meron kang tanong about K60 Kaiser plan or any plan ng Kaiser, pwede mo akong i-contact sa FB page ko na Nel Sembrano or email me at sembrano.nel@gmail.com.